Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kinahabagan mo kami na nararapat hatulan ng puot ng Diyos magpakailanman dahil sa aming mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus, bilang dakilang tao ng Diyos, ay nagpasan ng krus ng paghatol at puot ng Diyos na nararapat sa amin. At pinawi ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon. Salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Salamat din sa pagpapahintulot sa amin na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na matuto ng salita, magbigay papuri, at magkaroon ng fellowship sa mga oras na ito. Naniniwala kami na kasama namin ang Panginoon sa mga oras ding ito. Naway gabayan ng Panginoon ang bawat isa sa amin at ingatan kami ng mahabaging kamay ng Diyos upang walang sino man sa amin ang mahulog mula sa iyong biyaya. Pakiusap, ipagkaloob mo sa amin ang salita at kapangyarihan mo sa mga iglesia sa buong bansa at sa buong mundo upang maipalaganap namin ang Ebanghelyo ng Panginoon ng mas matapang na umaakay sa maraming kaluluwa sa Panginoon at maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos. Naway, bigyan ng Panginoon ng biyaya ang mga may sakit at may hina at tulungan mo silang hindi madapa. Hinihiling namin na ibigay mo sa amin ang mga salitang kinakailangan namin sa tamang panahon at ituro ang landas na dapat naming tahakin. Pakiusap, tulungan mo kaming maunawaan ang mga salita ng Panginoon na nais mong ihayag sa amin maging sa mga oras na ito. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Hanapin po natin ang talata sa Biblia, Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 15. Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 15, verse 9 at 10. Juan, chapter 15, verse 9 hanggang 10. Babasahin ko po. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman, minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Tuwing Linggo ng umaga, patuloy ko pong binabahagi sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung paano ang mga Kristiyanong ipinanganak na muli na ang mga kaluluwa ay patay sa mga kasalanan at pagsuway, sila ay nagkamit ng bagong buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. At ipinahayag ko rin kung paano sila dapat mabuhay pagkatapos na maligtas. Ang mga Kristiyanong naligtas ay mga taong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Mga naligtas sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig at biyaya. Kaya natutunan natin nung nakaraan na dapat tayong mamuhay na pinapatnubayan ng pag-ibig ng Diyos. At dapat din na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi pa po ako tapos na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Higit ko pong ipapaliwanag ito ngayong araw. Meron pong ganitong himno na sinasabing, ang kanta ay, tell me the old, old story, tell me the old, old story of Jesus and His love. Mas madalas na napapakinggan ang pag-ibig
mas maraming kagalakan at saya ang nararamdaman ko. Lalo na, yung pag-ibig ng Diyos ay iba sa pag-ibig ng tao. Ang Diyos ang naging bukal ng kaligtasan at ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga Kristiyano. Ang pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos ay isang buhay ng pananampalataya. Kaya kailangan nating matutog ng higit pa tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Yan yung sinasabi sa atin. Meron ding himno na sinasabing, "Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so." Sa maraming salita sa Biblia, ang pinaka-pinasasalamatan, ikinagagalak at hinahangaan natin ay ang katotohanang mahal tayo ng Diyos. Hindi ba't kamangha-mangha na ang malawa, dakila at banal na Diyos na lumikha ng sansinukob ay nagmamahal sa mga makasalanang tulad natin? Sinasabi ng Biblia na walang sino man ang naligtas sa pamagitan ng kanyang sariling mga gawa, ngunit tayo ay naligtas dahil sa awa ng Diyos. Ngunit ang Diyos palibas ay mayama sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nun tayo mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhos niya o binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay. Ito ang biyaya at sa pamagitan ng biyayang ito, tayo ay naligtas. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay magiging mga taong walang pag-asa na mapapahamak sa walang hanggang pagkapuksa. Ngunit, ang pag-ibig na nagmamahal sa atin ay unconditional love. Kaya nga sa Griego, ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na agape love. Naganap na naiiba sa pag-ibig ng tao. Ito ay isang perpektong pag-ibig, banal, isang walang hanggan at walang kondisyon na ganap na hiwalay sa pag-ibig ng tao. Noon tayo ay makasalanan pa, noon ngang tayo ay mga kaaway, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang pagmamahal na ibinigay niya sa atin ay tunay na walang kondisyon. Naligtas tayo ng ating naunawaan ang pag-ibig na ito at nanampalataya. Mahal natin ang Diyos dahil minahal tayo ng Diyos. Doon sa 1 Juan chapter 4 verse 16, at ating nalalaman o ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At sa Juan chapter 4 verse 19, tayo'y umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Mahal natin ang Diyos dahil una niya tayong minahal. At ang ating buhay pananampalataya ay ang mamuhay na ginagabayan ng pag-ibig ng Diyos. Sa makatuwid, ang apostol na si Juan na sumulat ng Ebanghelyo ayon kay Juan at sumulat ng sulat ni Juan ay sinasabing siya yung pinakabata sa 12 alagad. Kaya si Apostol Juan mismo ang nagsabi nito, alagad na minamahal ni Jesus. Ang alagad na minamahal ni Jesus, sabi niya, bagamat mahal ng Panginoon ang lahat ng 12 alagad, si Apostol Juan ang higit na tumanggap ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga si Jesus ay kasama ng kanyang maalagad sa dulo ng hapag. Doon sa Juan chapter 21 verse 20, siya rin iyong nakahilig sa malapit kay Jesus sa hapunan. At nagsabi, "Panginoon, sino ang magkakanulo sa iyo?" Walang nakapagtanong nito. Gayunpaman, ang itsura nitong humilig sa mga bisig ni Jesus sa hapagkainan ay hindi nakaupo ng tuwid. Ngunit, siya ay kumakain ng habang nakahiga sa isang tabi. Sa pelikulang Ben-Hur, makikita mo yung taong kumakain ng ganito. May isang eksena kung saan kumakain ang tao sa komportableng posisyon habang nakahiga. Well, hindi ko alam kung gaano kakomportable yung posisyon na yun. Ngunit, ang taong ito ay kumakain habang nakahilig sa tabi ni Jesus.
Siya yung alagad na palaging tumatanggap ng higit na pagmamahal mula kay Jesus. Si Apostol Juan. Isinulat niya yung limang aklat sa Biblia. Ebanghelyo ayon kay Juan, pagkatapos yung una, ikalawa, ikatlong Juan, at yung aklat ng Apokalipsis. Ito yung mga isinulat ni Apostol Juan. Lahat ng 66 na aklat sa Biblia ay mahalaga. Ngunit, kung kailangan mong pumili ng isang aklat sa Biblia, alin ang pipiliin ninyo? Kung pipili po kayo, lahat naman ng 66 na aklat sa Biblia ay mahalaga. Ngunit kung kailangan mo talagang pumili ng isang aklat, alin ang pipiliin ninyo? Ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang buong Biblia ay nagpapatotoo kay Jesus, ngunit sa Juan chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang buong Biblia ang nagpapatotoo kay Jesus. Sinasabi ng lumang tipan na si Jesus ay darating sa hinaharap. Sinasabi naman sa atin ng bagong tipan na si Jesus ay dumating at tinupad ang pangako ng Diyos. Sa mga ito, ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay ang isa sa pinaka-specific na nagpapahayag ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Sa pamagitan ng Ebanghelyo ayon kay Juan, tapos yung una, ikalawa at ikatlong sulat ni Juan, ay isinulat ni Apostol Juan ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos ng detalyado. Detalyado niya itong naisulat. Doon sa Juan chapter 15 verse 9, kung paanong minamahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Yung chapter 15, gayon din naman yung chapters 13, 14, 15 at 16, ito ay naglalaman ng isang mahabang sermon ng huling pakikipag-usap ni Jesus sa kanyang mga alagad noong gabi bago siya dakpin upang ipako sa krus. Kabilang sa mga salitang iyon, kung paano minamahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Ngayon, kung titingnan natin ang mga salitang ito, makikita natin kung gaano kamahal ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus. Kung paano minamahal ako ng Ama. Nang si Jesus ay mabautismuhan sa ilog Jordan at umahon mula sa tubig, ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Sa Mateo 3:17, sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Sa Mateo chapter 17, ang tinig ng Diyos ay nagpakita rin nang nagbago ang anyo ni Jesus sa isang mataas na bundok. Na nagsasabing, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod, makinig kayo sa kanya." Ang taong higit na nakalulugod sa Diyos ay ang minamahal na anak ng Diyos, si Jesus. Kung paanong minamahal ako ng Ama, ang pag-ibig na ito ay higit sa ating iniisip. Kung ang isang tao ay may kaisa-isang anak, mamahalin niya ba ito? Oo naman, mahal na mahal niya ang kanyang anak. Gayun din, ang Diyos ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa sansinukob at ang bugtong na anak ng Diyos nakapantay niya mismo. Gayunpaman, kung paano minahal ako ng Ama ay gayun din naman minahal ko kayo. Sa pag-ibig ng Diyos, minahal ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ang mga alagad ay mga kinatawan ng mga Kristiyanong naligtas. Kung paanong ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa sansinukob ay nagmahal sa kanyang bugtong na anak, minahal din tayo ng Panginoon. Yung pag-ibig ng Panginoon ay hindi lamang salita, kundi inibig niya tayo sa kundi sa katotohanan. Hindi natin malalaman kung ito ay totoo o peke kung hindi ito ayon sa katotohanan. Hindi lamang tayo inibig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Sa ganitong paraan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak
upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hamagan. Gaano man karami ang ating mga kasalanan, yung pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa bilang ng ating mga kasalanan. Kaya walang kasalanan na hindi mapapatawad sa harap ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman, minahal ko kayo. Anong naisip ninyo kapag nakikita ang mga salitang ito? Hindi ba ito nakakaantig ng puso? Isang pag-ibig na hindi abot ng ating kaisipan. Ang pag-ibig kung saan inibig ng Diyos ang kanyang bugtong na anak ay nahayag sa krus at kasama nito ang pag-ibig ng Diyos. Kung paanong minahal ako ng Ama ay gayon din naman, minamahal ko kayo. Gaano tayo iniibig ng Panginoon? Namatay siya sa krus para sa atin. Dumanak ang lahat ng kanyang dugo. Lubos niyang isinakripisyo ang kanyang sarili para sa atin upang iligtas tayo. Kung paanong minahal ako ng Ama. Ngayon, ang Panginoon ay nagsasalita sa atin na mga minamahal, manatili kayo sa aking pagmamahal. Ang mga naligtas ay ang mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos at ang mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos ay nabubuhay na ngayon sa pag-ibig ng Diyos sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa pag-ibig ng Diyos, manatili kayo sa aking pagmamahal. Anong ibig sabihin ng manatili sa pagmamahal? Sa verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Si Jesus ay lubusang sumunod sa salita ng Diyos. Doon sa Filipos chapter 2 verse 6 hanggang 8, na siya bagaman nasa anyo ng Diyos. Hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo, halipin, na naging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Si Jesus ang pinakamamahal na anak na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos at kasabay nito, si Jesus ay naging masunurin hanggang kamatayan dahil mahal niya ang Diyos. Ito ang utos ng Diyos Ama sa kanya na mamatay sa krus. Ito ay utos ng Diyos. Juan 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Paano po? Iniingatan niya ang kanyang pag-ibig hanggang sa kanyang kamatayan. Nagpakita siya ng pagmamahal at isinakatuparan nito. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Anong buhay meron silang mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos at nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos? Ito ay ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo nung nakaraan kung ano yung utos ng Panginoon. Sa Juan chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Ang bagong utos ay kung paanong minahal ko kayo. Nangangahulugan, dapat ibigin ng mga minamahal ng Panginoon ang kanilang mga kapatid gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Ito yung bagong utos. Ano yung lumang utos? Ito yung sampung utos. Kung hahatiin natin yung sampung utos sa dalawa, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Sa madaling salita, ang isang taong handang ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas at ng buong buhay ay nagmamahal sa kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili. Hanggang saan? Kung ako'y nagugutom, kumakain ako ng pagkain para sa aking sariling katawan. May papakita mo ba ang parehong pagmamahal na magbigay ng pagkain sa iba kapag sila'y nagugutom? Ang pagmamahal ay kapag
Makakakita ako ng isang tao na walang damit at bibigyan ko siya ng kasuotan gaya ng kung ako ay hubad, dadamitan ko yung aking sarili alang-alang sa aking sariling katawan. Kaya mo bang magmahal ng iba gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo? Kung isa sa alang-alang natin ang pag-ibig kung saan inibig tayo ng Panginoon natin, hindi natin kailanman may papakita ang pagmamahal sa ating kapwa, gaano man natin sila kamahal. Si Jesus, ang banal na Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos, ay ibinigay ang kanyang sarili hanggang sa kamatayan upang iligtas tayo. Minahal niya tayo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas at ng buong buhay. Umibig gaya ng pag-ibig na ito. Bago dumating si Jesus, walang sino man ang maaaring magmahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, lakas at buhay. Bakit? Hindi iyon magagawa ng pag-ibig ng tao. Ang ibigin ng Diyos ng buong puso, ng lahat, magagawa mo bang mahalin ang Diyos ng buong lakas mo, ng iyong buong kalooban, maging ng iyong buong buhay? Hindi. Hindi natin ito kaya. Yung mga Israelita ay piniling bayan ng Diyos, ngunit hindi nila sinunod ang kanyang salita. Naghimagsik sila laban sa Diyos. Bakit? Dahil wala silang pag-ibig ng Diyos. Sa Juan 5:42, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Subalit, nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo." Mas gusto nilang gamitin ang Diyos sa kanilang pakinabang. Magmahal ng buong puso? Buong puso, kaluluwa, lakas. Paano sila magmamahal? Walang sino mang taong hindi naligtas ang makakagawa niyan. Sinabi ng Diyos sa Roma 8:32, "Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat." Ito yung pag-ibig ng Diyos. Ang malaman ng pag-ibig ang siyang nagligtas sa atin. Ano sa tingin mo? At ngayon na isuot na natin yung pag-ibig na ito, ang bagong utos ay kung paanong minahal ko kayo. Kung paanong isinuko niya ang kanyang buhay para sa atin, magmahal din kayo sa isa't isa. Magmahalan din kayo sa isa't isa. Napakataas na pamantayan ng pag-ibig na iyon. Ito po yung tinatawag na agape. Tinatawag ito na agape. Ito po ay lubos na magkaiba sa pag-ibig ng tao. Ito ay napakamataas na pamantayan ng pag-ibig. Ito yung agape. Ito yung lubos na magkaiba sa pag-ibig ng tao. Sa Griego, ang pag-ibig ng pamilya, ito ay tinatawag na storge. Yung kaibigan naman, o yung pag-ibig sa kaibigan, ito naman ay philia. Yung pag-ibig sa pagitan ng lalaki at ng babae, ito ay eros. Ngunit, yung pag-ibig ng Diyos, ito ay tinatawag na agape. Ito ay tinatawag na agape. Itong mga salitang Griego ay nangangahulugan ng pag-ibig. Sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas. Ito ay magkaiba sa pag-ibig ng tao. Gaya ng sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 1 verse 4 na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Silang mga naligtas ay higit ay silang mga nagsuot ng pag-ibig ng Diyos. Doon sa Roma 5:5 sinabi sa atin sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo. Para sa mga ligtas na Kristiyano, ang Espiritu Santo ang siyang nagpapaunawa sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang niya ito pinaunawa sa atin, kundi ibinubuhos din naman niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Itinanim niya ang pag-ibig ng Diyos sa atin, gaya ng pagtanim ng binhi at pagkatapos ito'y lalago, gayon din naman ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ba nakakamangha ito? Kaya nga doon sa Juan 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong minamahal ako ng Ama ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig.
Pag-isipan natin yung mga salitang ito at huwag nating kalimutan. Ang pag-ibig, hindi ito isang teorya. Hindi ito pagmamahal gamit ang bibig. Sa 1 Juan chapter 3 verse 18, mga anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sinong hindi kayang umibig gamit ang bibig? Lahat ay maaaring magsabi na sila yung umibig gamit yung kanilang salita at dila. Gayunpaman, ang pag-ibig na walang mga gawa ay hindi tunay na pag-ibig. Sa Amerika, yung mga tao doon ay madalas na inihahayag ang kanilang pag-ibig sa pamagitan ng salita. Yung mga Koreans naman ay may mga kaugalian na hindi nila sinasambit yung salitang mahal kita. Lalong-lalo na doon sa kanilang matagal ng karelasyon. Hindi namin iyon sinasabi kasi nahihiya kami. Ngunit sinasabi namin iyon sa aming mga puso. Mahal kita, pero hindi namin ito mailabas. Ngunit sa mga Amerikano, alam ba ninyo, madalas nila itong sinasabi, I love you, I love you. Pagkatapos, maghihiwalay naman at magkakanya-kanya. Ito ay parte lamang ng kanilang pakikipag-usap. Hindi ito tunay na pag-ibig. Sa Roma 12:9, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisinungaling. Kaya nga doon sa 1 Pedro chapter 1 verse 22, ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng iyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y mga tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Sino man na nilinis ang kanyang kaluluwa sa katotohanan, iibigin niya ang Diyos ng walang anumang pagkukunwari at iibigin maging ang mga kapatiran. Kaya huwag ninyong patayin yung alab ng inyong pag-ibig. The fire of love burning in my heart. The Holy Spirit has come. Maglalagay siya ng apoy ng pag-ibig sa atin at ang Espiritu Santo ang lubos na magpapanatili ng alab na ito. Kapag nakakilala ang isang lalaki, nagkakilala yung babae at lalaki, gaano nga nila kamahal yung isa't isa? Kapag isa lamang sa kanilang umiibig, magkakasakit yung isa at maaaring ikamatay pa niya ito. Sinasabi nila sa isa't isa, kung wala ka, mamamatay ako. At kung wala ako, mamamatay ka. Ito yung tinatawag na first love. Ngunit pagkatapos, bigla itong manlalamig. Sa una, mukhang mabuti. Pero habang magkasama sila, doon lumalabas yung mga kahinaan nila. Meron silang mabubuting katangian, pero meron din namang hindi. Kaya yung pag-ibig nila ay dumidilim. May isang nanay na nagsabi sa akin, napakaganda ng aking anak. Sobrang mahal ko siya. Kaya maging yung puwetang bahagi niya ay tinitingnan ko kung gaano ito kaganda. Gaya ng nalalaman niyo, yung puwetan na bahagi ay hindi talaga gaano kaganda. Pero tinitingnan niya ito at para sa kanya ito'y napakaganda. Kaya mas minamahal niya yung kanyang anak. Tama po? Walang bahagi ng katawan ng kanyang anak ang hindi kaaya-aya. Talagang lahat kaaya-aya. Ganito yung nangyayari kapag ikaw ay umiibig. Ngunit kapag ang pag-ibig ay maglaho, ang mabubuting bagay ay nagiging mukhang masama at darating ang mga problema. Doon sa Apokalipsis chapter 2, yung mga taga-Efeso ay nagsilbing halimbawang Inglesya. Lubos na inibig ang Panginoon, sumunod sa Panginoon, hinayag ang mga huwad na apostol, nabubuhay ng mabuti. Ngunit sinabi ng Diyos, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa inyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ang unang pag-ibig, ang dalisay na pag-ibig ay naglaho. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka, at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Ito ang mga gawa dahil sa unang pag-ibig. Kung hindi darating ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Ang inawan ay naglalarawan ng Espiritu Santo kung saan kumikilos ito sa iglesia. Sa madaling salita, ang Espiritu Santo ay hihiwalay sa kanila. Paano naman nang ikaw ay naligtas? Naligtas ka, may itsura ka man o wala, hindi ba? Mayaman o mahirap, edukado o mangmang, walang anumang o anumang klaseng tao.
Ang lahat ng ito ay naisang tabi tulad ng sinasabi doon sa 2 Corinto chapter 5. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Kung kilala natin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, siya ay anak ng isang mahirap na karpintero. Hindi siya nakapag-aral. Hindi siya nagkaroon ng anumang mataas na posisyon. Kinuha niya ang mahirap, ang mangmang na mga ngisda at isinama niya upang mangaral. Hinamak ng mga Hudyo at ipinako sa krus. Ano yung sinasabi ng mga taong hindi naniniwala kay Jesus? Sinasabi nila, si Jesus daw na anak ng isang karpintero na ipinako sa krus ay ang Kristo. Sinasabi din ni Apostol Pablo, ang mga tao ito ay tumatawag kay Jesus na anak ng karpintero na ipinako sa krus. Siya raw ang Kristo. Ito ay kalapastangan. Dapat silang mamatay. Humayo siya upang patayin yung mga taong naniniwala kay Jesus. Kung ating titignan ito sa pananaw ng laman, sinasabi kay Jesus na siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya. Gayunpaman, sinabi, kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. May itsura man o wala. Mahirap o mayaman, may pinag-aralan man o wala, mabuti man ang katangian o hindi, lahat ng mga ito ay nalagpasan na para sa isa lamang kadahilanan ng kaligtasan. At ito ang umibig. Hindi mahalaga kung ang kulay ng iyong balat ay maputi, kayumanggi o itim. Tama po ba? Gaano nga ba tayo nagmamahal, tayong mga naligtas na Kristiyano? Ito ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi na ito pag-ibig pa ng tao. Dahil naunawa natin ang pag-ibig ng Diyos, natanggap ang buhay na walang hanggan. At dahil tayo ngayon ay magkakapatid na eternally, kaya tayo umiibig sa isa't isa. Iyan ang pag-ibig ng Diyos at iyan ang banal na pag-ibig. Kapag yung apoy ng pag-ibig ay namamatay, physically meron itong pagbabago. Kapag nangyari ito, yung malalapit na tao ay magsasama-sama. Ang mabubuting tao ay makikisama sa kapwa nila mabuti. At yung masasamang tao ay magsasabing, gawin natin itong magkakasama. Tayo na ang magsasama-sama. Ang may hirap na tao ay nabubuhay kasama ang mga hirap dito sa mundo. Hindi tayo umiibig base sa physical na kalagayan. Kung ating husgahan o lalapitan ng tao base sa mga physical na bagay, iyan ay maaring pag-ibig na malayo mula sa banal na pag-ibig ng Diyos. Kaya, gaya ng Panginoon na nahabag sa atin bago tayo maligtas, sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, kinaabagan din naman natin sila na mga hindi ligtas. Ang taong iyon ay mahalagang nilalang din sa paningin ng Diyos at nilikha para sa banal na layunin ng Diyos. Ngunit dahil sa hindi niya kilala ang Diyos at hindi niya naunawaan ang biyaya ng Diyos, kaya siya ay miserable. Kaya nga, magagawa nating umibig sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos na nahabag sa atin upang maipangaral ang Ebanghelyo. Magagawa mong isakripisyo ang iyong buhay upang mapangaral para o mangaral para sa kanila na hindi ligtas. Kaya nga, magagawa nating umibig dahil sa pag-ibig ng Diyos na nahabag sa atin. Upang maipangaral ang Ebanghelyo, magagawa nating isakripisyo maging ang ating buhay upang maipalaganap ang Ebanghelyo sa mga hindi paligtas. Noon tayo'y mga makasalanan pa, minahal tayo ng Panginoon at noon tayo'y mga kaaway pa ng Diyos, ang Panginoon ay namatay para sa atin. Kaya upang maligtas silang mga hindi paligtas, minamahal din natin sila. Ang ating oras, anumang meron tayo, maging ang ating buhay kung kinakailangan. Alam niyo ba kung ilan na ang namatay habang padating sa atin ang Ebanghelyo? Kung wala ang ganyang sakripisyo, ang Ebanghelyo ay hindi sana maipapalaganap sa atin. Kung titignan natin doon sa Juan chapter 13, verse 14. Doon sa verse
13 at sa kasunod nito, makikita natin na ang gabi bago ang kanyang kamatayan, hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad at ipinakita ang kanyang pag-ibig sa pagsasabing, kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa unang Juan chapter 13 verse 1, bago magpista ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na yung oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang kanyang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Nang alam na ni Jesus na malapit na ang oras upang siya'y mamatay, muling mabuhay at pumunta sa kanyang Ama, ang sariling kanya na nasa sanlibutan, ang kanyang mga alagad sa panahong iyon, ang 12 alagad. Kabilang sa kanila si Judas Iscariote. Alam na ni Jesus sa simula pa lamang na ipagkakanulo siya ni Judas. Bagamat binigyan niya ito ng ilang pagkakataon upang magsisi, hindi siya nagsisi. Subalit, hinugasan pa rin ni Jesus yung kanyang paa. Ito ay simbolo ng pag-ibig. Ibig sabihin, pinakikitunguhan siya ng maayos ni Jesus. Nang kunin ni Jesus yung tinapay, ibinigay ito sa kanya. Gawin mong mabilis ang iyong gagawin. Minamahal kita. Subalit, hindi ba ipagkakanulo mo ako? Kung ipagkakanulo mo ako, wala akong magagawa. Hinugasan din niya ang mga paa ni Judas. Hindi kinaputan ni Jesus si Judas. Minahal niya siya hanggang sa huli. At tinanggihan naman ni Judas ang kanyang pag-ibig hanggang sa huli. Maaari nating mahalin maging ang mga galit sa atin. Tama po ba? Ang personal na pag-ibig, mutual na pag-ibig ay hindi one-sided lamang. Ang taong nagpaho, tumuya at sumumpa sa kanya, sinabi ni Jesus, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nanalangin siya ng kapatawaran para sa kanila. Sa katupusan ng mga gawa chapter 7, matapang na ipinangaral ni Deacon Esteban ang Ebanghelyo sa mga Hudyo. Nang ipangaral niya ang salita ng Diyos, tinakban ng mga Hudyo ang kanilang mga tinga at pinagbabato si Esteban. Ang kanyang ulo ay nasugatan, ang kanyang mga buto ay nabali at dumanak ang kanyang dugo. Alam niyo ba kung ano yung pinalangin ni Esteban habang siya ipinagbabato hanggang mamatay? Panginoon, huwag mo silang pananagutin sa kasalanan ito. Ganito rin yung panalangin ni Jesus sa taong tumuya at sumumpa sa kanya nang siya'y mamatay sa krus. Paano nga ito nagawa ni Esteban? Dahil ang Panginoon ay naka Esteban. Well, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Naintindihan ninyo? Ganyan ang banal na pag-ibig. Habang naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos ng higit at higit pa, yung katangian ng Panginoon ay nabubuo sa atin. Kapag ang pagkatao ng Panginoon ay nabuo sa atin, magagawa na nating mahalin ang mga kapatiran kung paanong minahal tayo ng Panginoon. Kung paanong naawa ang Panginoon sa mga kaluluwa. Tayo rin ay naawa sa kanila. Tingnan natin sandali doon sa unang Juan. Sa unang Juan, makikita natin kung gaano nakakamangha ang pag-ibig na ito. Tingnan po natin sa unang Juan chapter 2, verse 9. Sa unang Juan chapter 2, verse 9, Verse 9 hanggang 11. Unang Juan chapter 2, verse 9 hanggang 11. Unang Juan chapter 2, verse 9 hanggang 11. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatini sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman.
Sa unang Juan, sinasabi ang patungkol sa pag-ibig. Sinasabi nito na ang Panginoon ay liwanag. Ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ang Panginoon ay liwanag. Subalit ang mga taong nagsasabing may pakikisama sila sa Diyos, subalit nabubuhay sa kadiliman, ay nagsisinungaling. Pag-isipan natin ito. Paano nga ba magkakasundo ang liwanag at kadiliman? Kung titingnan natin, sa 2 Korinto chapter 6, verse 14, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? Kaya hindi sila maaring magkasundo. Kaya kung ako'y nasa kadiliman at sinasabi kong may pakikisama ako sa Diyos, iyon ay kasinungalingan, hindi po ba? Walang anumang bagay na maaring itago mula sa liwanag. Subalit, ang paglakad natin sa liwanag ay hindi nangangahulugang mamumuhay tayo ng perpekto. Ito ay ang pag-amin sa ating mga pagkakamali at pagkukulang ng hindi itinatago sa harap ng Diyos at sa pagbabago at pagpapanumbalik ng ating sarili sa Kanya. Ito ang tunay na paglakad sa liwanag. Sa liwanag, hindi tayo makakapagtago ng anuman. Kung tayo'y natutuwa sa paggawa ng kasalanan, ito'y kasinungalingan kung sasabihin nating may pakikisama tayo sa Diyos. Sa unang Juan chapter 1 verse 3, ipinapahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na aming pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Ang kahulugan ng pakikisama ay fellowship sa English. Ito'y nangangahulugan ng pakikisama. Madalas ba nating ginagamit ang salitang ito? Ito ay nangangahulugang pagiging malapit. Iisang ama, iisang kapatid. May parehong pananampalataya at pag-asa. May parehong layunin sa buhay. Nakikibahagi sa kagalakan at kalungkutan. Na sama-samang inaharap ang kapalaran. Iyan ang kahulugan ng pakikisama. Sa Pilipos 1:5, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Sa madaling salita, mula ng araw na matanggap natin ang kaligtasan, tayo'y nakikisama sa isa't isa sa Ebanghelyo. Ito ang ating buhay pananampalataya. Ang buhay pananampalataya ng isang Kristiyano ay hindi tungkol sa pagiging mabuti at matuwid ayon sa ating sariling paraan at pananaw. Pag-isipan natin ito. Sa mundo, maraming taong kahit hindi paligtas ay sinusubukan ding mabuhay ng matuwid at mabuti ayon sa kanilang sariling pamantayan. Subalit, iyon ay walang kinalaman sa Panginoon. Ang buhay pananampalataya ng isang Kristiyano ay ang buhay na kasama ang Diyos, mga kapatiran at ng Espiritu Santo na nasa gitna nila. Ang pakikisama ay ang manatili sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Ang tunay na buhay pananampalataya ay hindi tungkol sa makalamang pag-ibig, kundi tungkol sa banal na pakikisama sa Diyos at kay Jesus. Sa ating buhay pananampalataya, kung ang Panginoon ay hindi natin kasama, hindi maaring maging banal ang ating pakikisama. Ang pakikisama at pagkakaibigan ng kasama ng ang Diyos ay ang tunay na buhay pananampalataya. Sa sandaling isinilang ang sanggol, siya ay agad na nasa sa ilalim sa pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang ama, ina, ate, kuya, tiyo, tita, at iba pang kasapi ng pamilya. Tama po ba? Ganon din, pagkatapos nating maligtas, hindi na tayo mag-isa. Kasama na natin ang Diyos, Ama, ang kapatiran na nakatanggap ng kaligtasan, at ang Espiritu Santo na nagbubunga ng banal na pakikisama. Ang kahulugan ng pakikisama ay ang pananatili sa liwanag. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon.
Ang ibig sabihin nito, wala tayo sa liwanag, kundi nasa kadiliman. Ang mga taong iyon ay walang pakikisama sa Diyos. Ang umibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya ay walang anumang kadahilan ng ikatitison. Ang ating pakikisama ay sa Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo. Ang pananatili sa liwanag ay hindi tungkol sa makalamang pag-ibig, kundi tungkol sa banal na pakikisama. Kung saan, naroon ang Panginoon, ito ay isang triadic na relasyon. Tama po ba? Kung gaano tayo kalapit sa isa't isa, kung wala tayong pakikisama sa Diyos, ang pakikisama ng taong walang relasyon sa Diyos ay peke. Ito yung triadic. Nandoon ang Diyos at tayo. Kaya mahalaga yung pakikisama sa Diyos. Nangangahulugan ito na ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. At sa kanya ay walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Oo, dapat na walang anumang kadahilan ng ikatitisod sa harap ng Diyos at ng tao. Kung titingnan natin doon sa unang Juan, chapter 2, verse 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Kung hindi natin mamahalin ang ating mga kapatiran, mapupuot tayo sa kanila. Kaya magsisimula tayong tingnan yung kahinaan ng isa't isa. Yun yung ating makikita sa kanila. Sinasabi rin ni Jesus sa Mateo 7:4-5, o paano mong nasasabi sa iyong kapatid, haya mong alisin ko ang puwing sa iyong mata samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata at nang magkagayoy, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Meron kang malaking kasalanan tulad ng troso sa iyong mata. Kaya paano mo makikita yung maliit na pagkakamali ng iba? May paraan upang makita ito. Kung may butas sa gitna yung troso, makikita mo ito. Bubutasan mo ito sa gitna at makikita mo yung kasalanan ng iba. Yung taong hindi tumitingin sa kanyang sariling kasalanan ay tumitingin sa kasalanan ng iba at labis na mayabang at mapagmataas. Kaya sinasabi ng Biblia na ang taong napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Sa unang Juan, chapter 2, verse 11, sinasabi, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta. Kaya pasimula ngayon, dapat nating seryosohin ang ganitong mga salita. Pagkatapos nating matanggap ang pag-ibig ng Panginoon, manatili kayo sa aking pagmamahal. Ang mga taong mayroong pag-ibig ng Diyos ay dapat manatili sa mga utos ng Diyos. Kung tayo ay nananatili sa pag-ibig, minamahal natin ang Diyos at ang mga kapatiran. Kaya ito yung pamumuhay sa liwanag. Kung hindi, tayo ay nananatili sa kadiliman. Kung ang ating buhay pananampalataya pagkatapos nating maligtas ay hindi pamumuhay kagaya ng isang ligtas, iyon ay paglakad sa kadiliman. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Sa harapan ng Diyos na siyang liwanag, kung may mali tayong nagawa, dapat nating ihayag ang ating pagkakamali, magsisi at muling mabuhay sa liwanag. Ang maligtas ay ang maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. At ang buhay pananampalataya, pagkatapos nating maligtas, ay ang pamumuhay na sumusunod sa pag-ibig na mula sa Diyos. Ang pagsunod sa pag-ibig ng Diyos sa ating puso at pamumuhay ay ang buhay pananampalataya. Kaya niyo ba ito? Oo, pwede.
ang ating pag-ibig ay hindi galing sa ating makalamang pag-ibig. Ang ating pag-ibig ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. At ito ang nagtutulak sa atin na mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa gamit ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos at mahalin ang mga hindi paligtas. Oo, huwag nating kakalimutan na yung pag-ibig ay hindi galing sa makalamang pag-ibig. Yung pag-ibig ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. At magagawa nating mahalin ang ating kapwa at yung mga hindi paligtas. Tingnan natin sa unang Juan, chapter 3, verse 14. Unang Juan, chapter 3, verse 14 hanggang 15. Unang Juan, chapter 3, verse 14 hanggang 15. Nalalaman natin tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat inibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Dito, detalyadong sinabi dito at mas seryoso. Naalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat inibig natin ang isa't isa. Iniibig natin ang isa't isa. Hindi ibig sabihin na nakuha natin ang kaligtasan dahil minahal natin ang iba. Sa Juan 5:24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Silang mga nakarinig ng salita ng Panginoon, naunawaan ang kanyang biyaya at sinampalatayanan nito, ay natanggap niya ang buhay na walang hanggan at lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kaya nalalaman natin, tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat inibig natin ang isa't isa. Ano ang ebidensya na ikaw ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan? Ito yung pagmamahal sa mga kapatiran. Kung minamahal natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang salita. Mahalin ang mga kapatiran. Ang bunga ng mga nakaunawa ng pag-ibig niya at sa mga hindi nakaunawa ay magkaiba. Tiyak po, ito ang pagkakaiba ng buhay at ng patay. Nalalaman natin tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ito yung ebidensya, ang ebidensya ng kaligtasan. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Siya na hindi umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa kamatayan. Nananatili sa kamatayan, ibig sabihin may problema sa kanyang pananampalataya. Walang sino mang makakapagsabi na lumipat na ako sa buhay mula sa kamatayan. Meron na akong pakikisama sa Diyos. Nananatili na ako sa liwanag. Habang naman kinakapuutan niya yung mga kapatiran. Maling pag-iisip ito. Ito'y kasinungalingan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Ang mga napupuot sa kanilang mga kapatiran ay nagagalit sa kanila. Dito sa church, paano ninyong magagawang mahalin ng kapatid sa isang araw tapos kapuutan sa susunod? Ayokong makita ang brother or sister na yun, hindi na ako pupunta sa church. May mga nagsasabi talaga ng ganito, hindi rin ba ninyo sinasabi ito? Kung meron kayong ganitong pag-iisip, pakiusap, pag-isipan nyo itong mabuti. Pag-isipan nyo po itong mabuti. Hindi pa tayo ganap at mahina pa, subalit minamahal tayo ng Diyos. Subalit, bakit natin nakikita ang pagkakamali ng iba? Pinagsasabihan sila, napupuot sa kanila, tinuturo sila. At minsan may mga taong pinatatamaan ang kanilang mga kapatiran. Napakataas naman ito. Maray ninyo bang gawin ito? Huwag. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan na hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Silang napupuot sa kanilang kapatiran ay nananatili sa kamatayan, hindi sa buhay. Ito yung ebidensya na hindi pa sila ligtas. Nawaan niyo po?
natanggap natin yung kaligtasan hindi sa karunungan lamang, kundi ito'y totoo, hindi po ba? Kaya dapat na makita ang ebidensya ng kaligtasan. Kung meron tayong pakikisama sa Diyos, dapat tayong manatili sa liwanag. Kung naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, dapat nasundin natin ang utos ni Jesus. Kung paano minamahal ako ng Ama, ay gayon din naman, minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Ito ay napakahalagang bagay. Maaari ninyong sabihin sa salita na mahal kita, mag-fellowship tayo, blah, blah, blah. Subalit, dapat na mahalin ninyo ng may tapat na puso. Ang pag-ibig ay naroon sa mayroong buhay at ang buhay ay naroon sa may pag-ibig. Kaya nga, kung walang pag-ibig, tanging pagkapuot sa kamatayan ang matitira. Magiging napakagulo, puro na lang pag-aaway talaga. Tingnan natin sa 1 Juan chapter 3, verse 16. 1 Juan chapter 3, verse 16. Basahin po natin ito. Unang Juan chapter 3 verse 16. Unang Juan chapter 3 verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay. Dito natin nakilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Dito, ang niya ay ang Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ang Panginoon ay pumunta sa hamak na mundong ito mula sa mataas at banal na lugar upang iligtas tayo. Ipinanganak ng isang birhen sa Sabsaban, lumaki bilang anak ng isang karpintero at tinanggap ang lahat ng pagdurusa at pag-uusig kagaya ng isang tao. Ang walang kasalanan, banal at malwalhating tao ay namatay sa krus at ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin na mga makasalanan. Dito natin nakilala ang pag-ibig. Dito natin nakilala ang pag-ibig at natanggap ang kaligtasan. Tayo ay maliligtas lamang sa pamagitan ng ganap na pag-ibig ng Diyos. Wala nang iba pang makakapagligtas sa atin. Dito natin nakilala ang pag-ibig at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, kaya sa pamamagitan nito, naunawaan natin yung pag-ibig at nararapat nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid upang ipakita ang kanyang pag-ibig. Nararapat. Ibig sabihin ay dapat gawin. Nalalaman ninyong mabuti. Diba? Mabuti ninyong nalalaman. Alam na alam ninyo yung Juan chapter 3 verse 16. Tama po ba? Ilagay ninyo yung sarili sa harip na yung sanlibutan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang mamatay sa krus. Tama? Sa Juan chapter 3 verse 16, unang Juan chapter 3 verse 16, maraming mabubuting salita sa chapter 3 verse 16. Sa unang Juan, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ito yung resulta ng taong nakaunawa ng pag-ibig. Dito natin nakilala ang pag-ibig at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Gaano ba kalaki yung kailangan upang umibig? Isinasakripisyo ng mga taong yun yung kanilang sarili para sa kanilang mahal sa buhay. Isinasakripisyo nila yung kanilang oras, pera, kalayaan, at maging yung kanilang buhay. Napakaraming martir na inibig ang Panginoon at ang church at namatay upang iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. Yung taong nakaunawa ng pag-ibig ay dapat ding umibig ng ganoon. Hindi ito espesyal na bagay, ito yung dapat na gawin.
sa verse na ito, nararapat natin ibigay yung ating buhay alang-alang sa mga katapatid. Yung manok, kapag tumilaok, diba, tiktilaok, opo. Kung yung manok, tatahol ng woof, woof, ay talagang kakaiba ito. Manok ba ito o aso? Dapat tumilaok yung manok ng tiktilaok. Hindi ito espesyal. Kundi ito yung dapat nating gawin. Paano ninyo ito pinagbubulay-bulayan? Yung verse 17, subalit ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Doon sa verse 17, dapat natin itong pagbulayan. Para sa mga kapatid, ibinibigay natin ang ating mga buhay na siyang buhay ng ating laman. Ibinibigay natin yung ating buhay. Sa Juan chapter 15 verse 13, sinabi ni Jesus, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Na ibigay ang isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ito yung tunay na pag-ibig. Wala nang higit pa na pag-ibig kaysa dito. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Yung mga nakaunawa ng pag-ibig na ito ay makakasunod sa mga utos ng Panginoon. Yung taong naunawaan ang pag-ibig ng Panginoon ay iniibig ang mga brothers and sisters. Sabi, in one fraternal bond of love to Christ the Lord, iniibig natin ang isa't isa, higit pa sa kalagayan natin bilang tao dahil tayo ay mga ligtas. Isinasakripisyo natin yung ating oras, gamit, at maging yung ating buhay para sa isa't isa. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Yung pag-ibig ay hindi tungkol sa kung ano yung matatanggap, kundi tungkol sa pagbibigay. Ang pag-ibig ay hindi makasarili o egoism, kundi yung unahin ang kapangalan ng isba o altruism. Subalit, ang sino mang may pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Meron ka namang extra na pera. Gayunpaman, yung mga walang kaya na brothers at sisters ay nasa church. Pagkatapos ay naramdaman mong bigla na gusto mo silang tulungan. Yung mga taong naligtas ay mayroong pagnanais na tulungan ng iba. Gayunpaman, hinahadlangan ng maramot na pag-iisip ang ganitong puso. Sa Kawikaan, huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan. Kapag ito'y nasa kapangyarihan, gawin ang inyong kamay. Hinahadlangan ng makalamang pag-iisip ang pagnanais na tulungan ng iba. Kinapupuotan ng laman na sundin ang salita ng Diyos. Merong pagnanais na gawin ang anumang bagay para sa Diyos, subalit meron ding maramot na puso. Yung ibang mananampalataya, sila po ay nagbibigay ng malaking pera para sa world missions. Ngunit, hindi ito dahil sa mayaman sila. Kundi, yung mahihirap na kapatid ay nagbibigay din ng malaking halaga. Maaring ibinibigay na nga niya yung lahat ng kanyang kayamanan para lamang sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. Minsan nga, may nagdo-donate ng pera mula sa ibang bansa. Pakiusap, gamitin ninyo ito para sa world missions. Hindi ito malaking halaga, ngunit sa tingin ko, ito ay malaking sakripisyo. Gaano nga ito kahalaga sa harap ng Diyos? Mayroong ganito mga brothers at sisters. Dahil hindi ko maisakripisyo ang aking buhay para maging isang misyonaryo, hayaan nawa akong gumawa para sa misyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagay.
Dahil sa mga sakripisyo ng mga brothers at sisters na ito, alam niyo po ba, tayo ngayon ay nagsusuporta ng 1,072 na churches. Ito ay sa 82 na mga bansa sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay may hirap na mga bansa. Paano nga makakapunta yung mga misyonaryo sa mga bansa ito at gawin yung misyonaryong gawain kung walang mga magsasakripisyo? Ginagawa ito ng Diyos sa pamagitan ng mga sakripisyo ng mga ligtas na Kristiyano. Subalit, ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Unang Juan chapter 3, verse 17. Yung mararamot na pag-iisip ay humahadlang sa pagnanais na tumulong sa mga mahihirap. Gayunpaman, magtrabaho man tayo o magnegosyo, ginagawa natin ang lahat ng ito para sa Panginoon. Ibig sabihin ng gawain na gawin ito para sa Panginoon ay ang gawin ito para maipangaral ang Ebanghelyo. Yung pangangaral ng Ebanghelyo at pagliligtas ng mga kaluluwa, ito yung dapat unahin. Dapat ito yung unahin. Pagkatapos, tulungan din yung mga brothers and sisters sa kanilang mga kahirapan. Sa Galacia chapter 6, kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Ngunit, ano yung dapat nating unahin? Yung tulungan ng mga kapatid, ito ay dapat ding unahin. Maraming mga kabag-habag at mahihirap na tao sa mundong ito. Naghihintay din sila ng tulong. Gayunpaman, dapat din nating tulungan muna yung mga ligtas na brothers at sisters na nangangailangan. So yung pinakauna at pinakamahalagang gawain ay yung ipangaral yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Susunod ay yung tulungan ang mga mahihirap mula sa mga ligtas na brothers and sisters. At panghuli, ito ay yung tulungan ang mga nangangailangan na hindi paligtas. Ito po yung tamang pagkakasunod-sunod. Muli, yung una, para sa gawain ng Ebanghelyo. Ikalawa, para dun sa mga mahihirap na brothers and sisters. At ikatlo, yung mga nangangailangan na hindi paligtas. Gayunpaman, kung patuloy tayong magkakaroon ng maramot na puso, yung ningas ng pag-ibig ay mawawala at higit na magiging manhid ang iyong konsensya. At yung pagsisisi sa kasalanan ay mawawala. Dapat ninyong ibigin at tulungan ang mga brothers at sisters, ngunit kung patuloy kayong nagiging maramot at gawin lamang yung anumang bagay para sa ikasisiyan ninyo, walang matitirang pag-ibig. Isagawa ninyo ang pag-ibig sa pamagitan ng pagiging matipid. Maging matipid sa mga bagay na inyong kinakain at sinusuot. Tulungan ng iba at magsakripisyo para sa kanila. Ito yung magpapalago sa pag-ibig ng higit at higit pa. Gayunpaman, kung patuloy ninyong lilimitahan ang pag-ibig ay liliit ng liliit. Tingnan natin. Sa unang Juan, chapter 1, verse 18. Basahin natin ang sabay-sabay. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila kundi gumawa sa katotohanan. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila kundi sa gawa at katotohanan. Ang pag-ibig na nanggagaling sa salita at dila ay hindi tunay na pag-ibig, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang pag-ibig ay dapat nasa gawa. Ang pag-ibig ay gaya ng tubig sa isang poso. Kung ito ay yung bobombahin, ito ay patuloy na malalagyan. Pero kung hindi na, ito ay mabubulok. Tama po ba? Sa verse 19, dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya.
Kung iniibig natin ng Diyos, nagsasakripisyo tayo sa mga brothers and sisters, isinasakripisyo ang ating oras, kalayaan at pera, nalalaman natin na tayo ay nabibilang sa katotohanan. Ako ay nabibilang sa katotohanan. Gayunpaman, kung ang ating madamot na puso ay pinipigilan ang puso na mayroong pag-ibig at sakripisyo, tayo ay nawawala ng kumpiyansa sa harapan ng Diyos. Kaya't ang pag-ibig ay dapat na isagawa. Tingnan natin. Sa unang Juan chapter 4 verse 7 hanggang 8. Tingnan po natin ito. Sa unang Juan chapter 4 verse 7 hanggang 8. Unang Juan chapter 4 verse 7 hanggang 8. Verse 7 hanggang 8. Mga minamahal, magibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, magibigan kayo tayo sa isa't isa. Mga minamahal, magibigyan tayo sa isa't isa. Doon sa unang Tesalonica, chapter 1, verse 4, sabi dito, yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkakahirang sa inyo. Mga kapatid na minamahal ng Diyos ang pagkakahirang sa inyo. Mga kapatid na minamahal. Tayo na kabilang sa mga naligtas ay mga minamahal na kapatid. Tayo ay brothers and sisters na iniibig sa pamagitan ng isang dugo at tayo ay naging isang katawan. Kaya tayo ay malapit sa isa't isa kagaya ng isang katawan. At ang ating puso rin ay naging isa. Kung tayo ay umibig sa salita lamang, ito ay mali. Dapat nating ibigin ang isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang pag-ibig ay Diyos. Kung tayo ay iibig ng higit pa, tayo ay makakapanatili sa Diyos. Tayo ay nabubuhay na lumalangoy sa pag-ibig ng Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos ay nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung sino man ay hindi umiibig sa Diyos, ay hindi nakikilala ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Pagkatapos nito, tingnan natin sa unang Juan, chapter 4, verse 10. Unang Juan chapter 4 verse 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, ang Diyos yung unang umibig sa atin. Walang sino man ang unang umibig sa Diyos. Dahil tayo ay ipinaghiwalay ng kasalanan mula sa Diyos at ang naging kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating masasamang gawa. Paano niya iibigin ng Diyos? Hindi po. Inibig tayo ng Diyos ng walang anumang kondisyon. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak bilang handog pang kapayapaan para sa ating kasalanan. Ang kapayapaan ay nangangahulugang kapayapaan sa pagitan ng taong naging kaaway. Opo, noon tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tayo ay pinagkasundo na sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Doon sa verse 11 ng unang Juan chapter 4, mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Oo, paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Diyos na dapat nating ibigin ang isa't isa. Pakiusap, basahin niyo po itong unang Juan ng higit pa po.
at pakiusap, pag-isipan ninyo ito ng mabuti. Kung atin itong natutunan, dapat gumawa tayo sa ating buhay at puso ayon sa ating natutunan at ang pag-ibig ng Diyos ay sasagana. Tingnan din natin doon sa verse 12, unang Juan chapter 4 verse 12, walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Nasaan daw ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Nasaan ang Diyos? Siya ay nananatili sa mga tao na iniibig ng Diyos. Kung iniibig natin ang isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Kung iniibig natin ang Panginoon, yung Panginoon ay mapapa sa atin. Ang pag-ibig na ito ay hindi kagaya ng pag-ibig ng tao. Yung pag-ibig ng tao ay hindi sakdal at nagbabago. Umibig ako kahapon, ngunit namumuhi na ako ngayon. Umibig ngayon, ngunit maaring mamuhi ako bukas o magtaksil. Gayunpaman, ang pag-ibig ng Diyos ay sakdal at walang hanggan at banal. Ito'y banal na pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay walang kasinungalingan. Ang tao ay nananatili sa kanyang pag-ibig ay nangangahulugan na tayo ay nananatili sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay mananatili sa kanila kung iibigin nila ang isa't isa. Ang mga naligtas na tao ay ang mga binuhusan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga puso sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kung iibigin natin ang isa't isa, ang Diyos ay naroon. Yung pag-ibig ng Diyos ay ang maunawaan ng mga tao na nag-iibigan sa isa't isa. Maunawaan nila ito. Sa katunayan, ang isang lalaki at babae na nag-iibigan sa isa't isa at sila ay nagiging isang katawan. Ngayon, sila ay nagsasalo sa isang tadhana at nakikibahagi sa isang kahirapan ng magkasama. At ang pag-ibig ay nagmamature. Sila ay naghihirap ng magkakasama at sila ay nagsasakripisyo ng magkasama. Tayo na mga naligtas ay lumalago sa pag-ibig unti-unti na kagaya ng sa Panginoon. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ito yung nangangahulugan ng ating pag-ibig ay nagiging kagaya ng pag-ibig ng Panginoon ng paunti-unti. Sa Efeso chapter 2 verse 19 sinasabi, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Kung tayo ay pupunta sa isang lugar, meron tayong makikita sa mga salitang or sinasabi na signage, foreigners are prohibited from entering. Tama po ba? Hindi ka maaaring pumasok doon dahil ikaw ay isang banyaga. Authorized person only, sabi. Tayo na mga naligtas ay gaya ng isang manlalakbay. Tayo ay walang kaugnayan sa pangako ng Diyos, subalit ngayon, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayo ay pamilya ng Diyos. Hindi ba tayo pamilya ng Diyos? Isang Diyos Ama at isang brother at sister. Sila ay mga tao na nabubuhay ng magkakasama. Dapat tayo mabuhay ng magkakasama sa mundong ito. Kasama ang mga tao na nabubuhay sa langit ng walang hanggan, tama po ba? Hindi ba tayo mabubuhay ng magkakasama sa mundong ito? Kasama ang mga tao na maglilingkod sa Diyos sa pag-ibig ng Panginoon magpakilanman? Tayo'y masisihan sa kapayapaan at kalwalhatian doon, tama po? Kung paanong nabubuhay tayo sa langit na may kapayapaan at kalwalhatian, dapat ay mithiin na natin ang kapayapaan at kalwalhatian ngayon. Kaya nga, kailangan na nagiging matured po tayo. Sila ay nagmamature pa unti-unti sa pag-ibig sa mga Kristiyano. Oo, ako ay nagpapasalamat.
Sa 1 Corinto chapter 13 verse 11, sinabi ni Apostol Pablo, "Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata." Ito ay si Apostol Pablo mismo. Nangangahulugan ito na mayroong panahon na siya ay kagaya ng bata. Kung ang isang tao ay kagaya ng bata, siya ay nagsasalita at nag-iisip na kagaya ng mga bata. Gayunpaman, ngayon ganap na ang ating pagkatao. Ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sa ano nagiging ganap ang ating pagkatao? Nagiging ganap ang ating pagkatao sa pag-ibig. Kung gaano niya inibig ang Panginoon at ang mga kapatid ay at kaya niya bang umibig na naaayon sa salita ng Diyos? Kung titingnan natin ito, malalaman natin kung siya ay matured na or hindi pa. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, naganap na ang aking pagkatao. Kaya tingnan din natin sa Efeso chapter 4 verse 15. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Efeso chapter 4 verse 15. Efeso chapter 4 verse 15. Kundi umaawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatawid ay si Kristo. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Katotohanan. Merong katotohanan sa pag-ibig. Wala ditong kasinungalingan. Lumalago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatawid ay si Kristo. Tayo ay lumalago upang maabot ang pamantayan ni Jesus. Tayo ay nagiging tulad ng Panginoon paunti-unti. At ang ating puso at isipan ay nagiging gaya ng sa Panginoon. Unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatini sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Kagaya ng Panginoon, paunti-unti sa Kanyang pag-ibig ay dapat tayong maging kagaya ng Panginoon. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo. Si Jesus ang ating ulo. Tayo ay mga bahagi ng katawan. Hindi ba dapat na sumusunod ang katawan sa kalooban ng ulo? Sinasabi ng ulo, pumunta tayo roon, subalit iba naman yung direksyon ng papunta ng katawan. Ano yung mangyayari kapag ganun? Pag hindi sumusunod yung katawan sa kagustuhan ng ulo. Tayo na mga taong lumalago ng maayos sa pananampalataya ay dapat gawin kung ano ang katotohanan sa pag-ibig at unti-unting maging kagaya ng Panginoon. Gaya kung paanong gumawa ang Panginoon ay gayon din tayo. Dahan-dahan at sa araw ng pagdating ng Panginoon, ang ating katawan ay babaguhin sa maluwalhating katawan. Hindi ba't magiging kagaya ito din ng sa Panginoon? Kaya nga sa Galacia 4:19, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ibig sabihin, ang anyo at gawin ng Panginoon ay dapat na mabuo sa ating pagkatao. Kaya paunti-unti, dapat tayo maging kagaya ng Panginoon. Doon sa 1 Pedro chapter 4, verse 7 at 9, 1 Pedro chapter 4 verse 7 at 8. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas sa pag-ibig sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ang talatang ito ang pinakaakma sa panahon natin. Ang kapatid, kahit na walang tigil tayong tumitingin sa paligid, sa tingin po ba ninyo ay magkakaroon ng mahabang panahon ng kapayapaan? Ang mundo na tinitirhan natin ay hindi nilikha ng Diyos para sa walang hanggan. Hanggang sa panahon na pinaplano ng Diyos, ang kasaysayan ay magwawakas. At sa Mateo 24:14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Itong Biblia, ito ay naisalin na sa humigit kumulang na 3,500 na wika sa buong mundo. At ito ay pinapangaral sa buong mundo. Ang Ebanghelyo ay naipapangaral na sa atin na nasa pinakadunong silangan. Higit pa rin ito,
ang mga tanda ng katapusan ng panahon, ang tanda bago ang muling pagdating ng Panginoon ay at yung pang pinopresiya ng Panginoon, lahat ay natutupad na sa ating panahon. Wala ng propesiya ang hindi pa natutupad. Yung modern science ay patungo na sa wakas nito. Habang lalong lumalago ang agham, lalo din ang kaalaman at sibilasyon, ganun din, napupuno ng kasalanan ng mundo. Ang tanging na lamang natitira ay yung kaparusahan. Kaparusahan ng Diyos sa katapusan, hahatulan ng Diyos ang mundong ito sa huli. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay na ito ay malapit na. Sinasabi, yung Russia, sila yung magpapasimula ng ikatlong digmaan. Kumikilos din naman yung North Korea na tila mabilis nilang gagawin yung dagat-dagatang apoy yung mundong ito. Paano naman yung China? Talagang kung titingnan natin yung paligid, makikita natin na wala nang pag-asa sa mundong ito. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay nito ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino. Habang papalapit na tayo sa katapusan, ay lalong mistulang nagiging abnormal yung mga tao na adik na sila sa mga bagay-bagay. Yung mga tao ay nahuhumaling sa pera, karangalan at ibang kasarian at ang makamundong pagnanasa. Lahat ay abnormal na. Kaya kayo'y magpakatino. Sinasabi dito na kayo'y magpakatino. Magpakatino! Ang tanging mga tao na nakakapag-isip ng matino ay ang mga Kristiyano. Dahil alam natin ang katotohanan. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay malapit na. Magbantay kayo. Dapat tayong mamuhay ng buhay na gising. Magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Dapat lagi tayong magpigil at manalangin sa Diyos. Dapat tayong magpatuloy sa pananalangin, pag-aaral ng Biblia at pagsunod. At sa gayon ay makatayo tayo sa nalalapit na pagdating ng Panginoon. Higit sa lahat, magkaroon ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Bakit natin binibigyan din ang talatang ito? Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 24, nangangaral si Jesus tungkol sa mga tanda ng katapusan ng panahon. Sabi doon sa verse 12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang pag-ibig ay lalamig. Maging ang pag-ibig ng mag-asawa ay lalamig. Noon sinasabi nila sa Amerika, kapag nagpapakasal ang tatlong pares, isa sa kanila ay magdi-divorce. Ngunit ngayon, sa tingin ko ay sa bawat dalawa, isa ay naghihiwalay. Hindi lamang ito tungkol sa Amerika, gayon din sa Korea. Naghihiwalay din sila dahil sa maliit na issue. Wala na silang pag-ibig. Maging sa pagitan ng mga magulang at anak, ang relasyon nila ay hindi nakatulad ng dati. Kahit na sa magkakaibigan, naray niyo yung pagtataksil at pananamantala. Nariyan na po lahat. Kaya nga, sinasabi sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1 na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Saan na napunta ang pag-ibig? Maibigin sa sarili. Suwail sa mga magulang, nagtataksil sila. Mga maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ang mga tao ay labis ng maibigin sa sarili. Ito po ay hindi pag-ibig. Hindi po ito pag-ibig. Hindi ito pag-ibig. Ang mundo natin ay napakasama na. Ang pag-ibig ay napakahirap na na bagay na pag-aralan. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Hindi dapat tayo tumulad sa sanlibutan. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Hindi natin dapat kinamumuhian ang mga kapatid. Iniibig tayo ng Diyos at pinatatawad ang lahat nating mga kasalanan. At ngayon ay hindi ako nagkukulang ng anuman. Kahit na ako ay mahina, iniibig niya pa rin ako ng kanyang walang humpay na pag-ibig. Bakit ba natin kinamumuhian ang mga kapatiran? Bakit natin sila sinisiraan? Ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Dapat tayong umibig kung paano inibig tayo ng Panginoon. Kaya,
Dapat nating pag-ingatan ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon at ang ating pag-ibig ay dapat na unti-unting maging gaya ng pag-ibig ng Panginoon. Tayo, mga kapatid, ay dapat hawakan ang isa't isa sa pag-ibig upang walang sino man ang matisod. Hahawakan ako ng iba at hahawakan ko rin ng ibang tao o ibang mga kapatid. Hanggang sa pagdating ng Panginoon ay dapat po nating gawin upang makatayo tayo sa harap ng Panginoon. Kaya dapat nating isabuhay ang banal na pag-ibig na natanggap natin mula sa Panginoon sa ating puso at buhay at paunti-unti na magiging kagaya tayo ng Panginoon. Paunti-unti po. Ngayon po, manalangin na po tayo. Maraming salamat po, mabagin naming Ama na nasa langit. Sa iyong habag at pag-ibig sa amin, nung kami ay malayo sa iyo at lumalakad sa kasalanan at sa pagliligtas sa amin, na wala kaming anumang ginawa, kundi tanging sa iyong mahalagang dugo, kung saan namatay at dumanak ang iyong dugo sa halip namin, sa pagpapatawad sa amin sa aming mga kasalanan magpakailanman, sa pag-ari sa amin bilang iyong banal na mga anak, sa pag-iingat, pagprotekta at paggabay sa amin hanggang sa makapasok sa iyong kaharian. Ngayon, natanggap na namin ang iyong banal na pag-ibig. Tulungan mo po nawa kami na ibigin ka rin namin ng tapat. Sundin ang iyong salita, ibigin ang mga kapatid, suportahan ang isa't isa upang walang sino man sa amin ang matisod hanggang sa araw na tumayo kami sa iyong harapan. At sa gayon, ang aming puso at buhay ay higit na maging tulad sa iyo at gayon ay makapamunga kami ng iyong kalwalatian. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.